23 ng Enero, Miyerkules, sa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pumasok si Jesus sa sinagoga at naroon ang isang lalaki na hindi maigalaw ang kamay at may gusto ring isumbong si Jesus. Kaya nagmasid sila at baka pagalingin siya ni Jesus sa araw ng pahinga. At sinabi naman niya sa taong hindi maigalaw ang kamay, "Tumindig ka sa gitna." At saka niya sila tinanong, "Ano ang ipinahihintulot sa araw ng pahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumatay?" At di sila umimik. Kaya tiningnan niya silang lahat na nagagalit at nalulungkot dahil sa katigasan ng kanilang puso. At sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga ng tao ang kamay at gumaling ito. Pagkalabas ng mga Pariseo, nakipagtipon sila sa mga kakampi ni Herodes para masiraan nila siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ano ang ipinahihintulot sa araw ng pahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Magligtas ng buhay o pumatay? Ang insidente ng pagpapagaling sa taong hindi maigalaw ang kamay sa araw ng Sabat ay isa pang malinaw na paglalarawan ng prinsipyong ipinahayag ni Jesus. Ang araw ng pahinga ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa araw ng pahinga. Hindi nakikita ng ilang mga tao, tulad ng mga Pariseo sa Ebanghelyo, ang katotohanan na ang tunay na nakalulugod sa Diyos ay kapaki-pakinabang sa tao. Hindi nila nakikita ang kaugnayan ng utos na mahalin ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay at mahalin ang mga tao tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kung inilagay lamang nila ang kanilang sarili sa kalagayan ng lalaking hindi maigalaw ang kamay, nagalak din sana ang mga Pariseo na pinagaling siya ni Jesus. Pagsasagawa, si Jesus mismo ang nagsabi na anumang kabutihan ang gawin natin sa kapwa, sa Kanya natin ginagawa. Iyon ang pagsambang tunay na kalugod-lugod sa Diyos.